May kwento pala ako sa inyo. Hindi sila kumakain ng ganito. So alam ko na, kailangan ko nang gumamit ng exhaust fan na naman dahil maaamoy nila to. Siguro mga kalahati lang. Galing to sa palengke, maliit. Kanina napunta kami sa hospital, tas yung katabi niya kumakain na yung noodles na Maggie. Bani, gusto ko na Maggie. Sabi ko, hindi healthy, tara na uwi na dahil. Inom ko na madami tubig. Saan ba inom yung madami? Ay! Pwede normal mo yung bibig mo. Nakakainis. Bani talaga naman talaga si... Yung lagay niya gulay dito, yung patola. Oh my God. Parang sipon. Sipon talaga siya. Diba? Parang... Airplane! Akin, hindi ko kaya ganyan na setup. Gusto ko sama-sama talaga. Yun din setup na gusto ng grandparents ko. Gusto nila si mami nasa bahay, si daddy lang yung nasa army. Pero si daddy hindi niya tanggap. Sabi niya, pagkasal ako, dapat sabay siya sa akin. Oo. Yun naman yung maganda, diba? Kay daddy. Yun. Sabi ko lang sa'yo, wag ka ng job. Gusto ko ng free ka kahit saan ako punta. Hello guys. Kita nyo yan. Mababawasan na naman yung mga stock ko ng Pinoy food dito sa India. Tinitipid-tipid. Tingnan nyo yung mga noodles ko, wala pang bawas. Hindi ako nagkikrave pagka alam kong may stock ako. Pero pagka wala, doon ako nagugutom. Pero dahil may napanood akong miswa, ito yan, miswa. May patola kasi doon. Ayan pala yung recipe, oh. Pero parang gusto kong... Yan pala yung recipe. Pero parang gusto kong lagyan ng sardinas. Ano ba yung mga sahog dito? Walang chicken kasi dun. What is patola? Walang mga sahog. You know what is patola in Indian language? Tori. You know patola in Indian language? What? Beautiful girl. Talaga? Yes. Baka kabaliktaran na naman. Hindi, when you... sobrang ganda ng babae na ayos-ayos na tsura tapos labas. You looking like patola, ganun. Itong mga brand na binili ni Baljit, basta kuha lang siya ng kuha. Basta may listahan ako, kuha na siya ng... Diba yan yung favorite na nyo, Pinoy? Hindi ko, ako po. Pinoy favorite sa... Ayan, so ready na ako, asawa. Ah. Alam mo yung molo wrapper sa rep, parang ano na... That's not my mistake. Ako, bili ko na talaga. Kasi... It's you, not you, sir. Kasi ano, susuka ako sa manok. Eh? Chicken siomay kasana yon. Yung may amag na. Nakain ka ng manok. Hindi ko nga kinain yung tika eh. Kayo lang kumakain. Mag-miswa kami, miswa. Ito pala, may kwento pala ako sa inyo. Hindi sila kumakain ng ganito. One time, may kamag-anak sila galing ibang bansa na pumunta dito. And then, binigyan si Gurman ng in-can na tuna. Pagbukas ni Gurman, sabi niya, baho daw. Tinanong niya ako, sira ba to chati? Ba't mabaho? Namoy ko, hindi naman siya sira. Yung natural na amoy lang talaga ng isda na in-can. Kasi hindi ito masyado pumunta. Nila, ano, masyado kita yung fresh isda dito na amoy na fresh isda. Yung in-can. So, hindi rin. Hindi, kahit fresh isda. Mostly, pagdarating sa bahay, luto na isda. Kita mo pag may basita, hindi tayo luto isda sa bahay. Isda always galing sa labas. Kaya nga, they are not familiar to smell talaga na isda. So, alam ko na, kailangan ko nang gumamit ng exhaust fan na naman dahil maaamoy nila to. Wala namang problema sa kanila, pero syempre, murder ko yung mga ilong nila. Pero sanay na sila, guys. Sanay na sila. Doon pa lang sa alamang ko na bagoon. Sanay na sila. Pero pagka masarap, nakakalimutan nilang mabaho yung linagay ko doon. Makain naman sila. Ulitin ko lang, guys. Hindi vegetarians yung family na to. Non-veg sila. Okay? So, wala akong linalabag na... Pure non-veg. Wala akong linalabag na whatever dito. Ayan. Ah, sad ulit. Siguro mga kalahati lang para may kakainin ako next. Noodles. Ganyan ba noodles nyo? Parang haka noodles nyo. Anong gagawin ko ganyan dito? Mag-chop-chop ka muna. May shrimps dito? Hindi. Yung ingredient, yung ano tawag doon? Recipe yan. Alin ang pinaka-fresh dito ba? Ano mo nga? Ano pinaka-maganda dyan? Parang ang lambot niya. Ano ba tumingin? Ayan yung binito. Yung patola nila. Galing to sa palengke, maliit. Maliit siya. Ngayon lang ako magluluto ng ganito. So, nanood lang ako online. Doon na siya, ingit. Pagkita niya na online na something. Bani, gusto ko something. Bani, gusto ko something. Kanina punta kami sa hospital. Tapos yung katabi niya kumakain na yung noodles na Maggie.
Bani, gusto ko na Maggie. Sabi ko, hindi healthy. Tara, nawin na da. Inom ko na madami tubig. Saan ba inom yung madami tubig mo? Nainom ko na, ubos no, na tubig. No, you just make me fake. Uminom ako ng tubig. No, bakit inubos ko ba yung noodles? 2 spoon lang kinain ko. Oh? Tinapon mo kalahati. Ba? Tinapon kalahati. Mo? Kasi spicy sa'yo. Oo, oh, kaya nga tinapon ko eh. Ikaw na reklamo spicy na yun. Dati hindi ako naiinggit sa mga pagkain ng iba. Kahit kumakain sila ng Maggi sa harap ko, hindi ako naiinggit. Pero kanina kasi naamoy ko yung... Amoy mo. Naamoy ako. Amoy ko yung part niya? Hindi, yung noodles niya, mabango siya. Parang amoy chow mein. Doon sa hospital na pupunta para sa treatment, ito punta sa hospital pagkain na noodles. Hindi yung treatment, check-up yun. Check-up. Punta dapat sa check-up. Hindi pang... Hindi yan hotel ha. Hindi yan restaurant na Starbucks. Diba sabi niya, kailangan kong kumain daw. Oh, hindi mo na ako pinapakain eh. Healthy. Hindi problema. Healthy, sabi niya. Kailangan healthy. Pakainin mo daw ako. Not sabi. Spicy. Sabi ng doctor, pakainin sabi niya, mo ako. Not spicy. Kain kita. Ano gusto mo? Takot ako na bibili sa kanya from market kasi pag uwi na, ayoko. Yan lang sabi. Pag kanina nagsabi ko order ka na online, anong gusto mo? Tingin-tingin lang menu, tapos ayoko na ito. Sabihin mo sa kanila, mabaho yung luto ko ah. Mami, close your nose. Close the nose and takbo. So, may farmer protest na naman, tapos pupunta daw si Budget. Hello, kung kailan magiging tatlo tayo, gaganyan-ganyan ka? Anong problema doon? Gaganyan-ganyan ka? Paano pag di ka farmers. Na, paano pag di ka nakabalik? No, farmer, no food. Bakit hindi nabalik? May online, hiya ka naman konti. Anong klase chap-chap? Long? Long. Julian. Julian. Julian, Juliet. Julian. Mami ji, patola ki hunda? Ay? Pwede normal mo yung bibig mo. Nakakainis. Hindi ko alam paano magbukas. Di ba pinipil? Ah, ganyan sila magbukas. Yan, ganyan pagbukas. Ano pa? Gigisa mo na. Gisa na. Bawang sibuyas. Ayaw mo na cumin? Dati yabang-yabang ka? Ay, dati yun. I put Indian spices kasi may lasa, guys. Dati yun. Yabang ka dati eh. Dati yabang yun. Guys, you know, it increased the taste. Sarap-sarap kaya, guys. You don't know. Oh, hindi ako ganyan ka-arte, ha? Ang isa-isa. Okay, Bani, Bani talaga naman talaga si... Dati ko lang sa purito riyan. Bastos ka talaga. Si Buya. Bani. Talaga. Sabi mo. Bani, magluto ka ng kanin ko. Gusto ko kanin. Chol. Kanin. Kanin. Kain mo, kakanin. Malapit na sila mag-Pilipinas. Tagalog na sila. Kain mo, kanin. Deko kinasaw kanin. Hindi na yung pinagagawa niya. Bastos. Bastos. Bani! Pinapaamoy niya yung sardinas doon. Oh, wala ka talagang manners, no? Ano manners doon? Ano gusto? Ano? Ano yan? Pakain ko sa'yo no. Yan. Ayaw mo? Don't torture me. Try mo lang kasi. Tagi na mo talaga. Lagi ako nahanap mo torture. Pagkain ni Mami, kain ko din. Bakit? Asawa kita. Nanay mo din kita siya eh. Una sacrifices nanay, di ba? Ay, bloody. Kain ko na, wag ka na. Heart. Tama. Hurt. Pag heart hurt. Baliktad ba? Sino kain noodles with rice? Depende sa'yo kung gusto mo. Oh, this is just problema sa ulo lang. Ay wala, hindi na buhay yung kalamansi namin. Ulitin ko yung order yung rambutan tas yung isa-isa, no? Ay, tumigil ka nga. Hindi, isa-isa na. Init na ngayon eh. Wala naman malamig ngayon. Baka, ano na? Bola ka. Tingin mo, now 8 months pag, ano na, survive na siya, baka hindi na patay after that. Kasi noon time, bigla change yung weather. As a Indian asawa, lahat na Indian asawa sa Filipino asawa, who has Filipino wife, they relate to me too much that when your wife is cooking, you have to be in kitchen. Bantay mo para yung tabi tao hindi na ano, pass out sa amoy.
pati ready mo yung first aid kit. Dati walang first aid kit sa kitchen, ngayon lagay namin. Kita niyo ba yung ano yung gamot? So, ano tawag yan yung luto mo? Miswa. Yung lagay niya gulay dito, yung patola. Oh my God, since birth, kailan luto na ito sa bahay, hindi ako talaga kain. Kahit anong ginagawa ni mami sa akin, hindi ako talaga kain. Unless hindi palo ni tatay na kain mo ito. Tapos marinig ni tatay. Alam mo paano yun? Kain it! Eat! Finish this! Everything! Then, ganyan yung parang gourmand. Ganyan yung kain namin. Still I remember na hirap yun. Ha? Alam ko na mahirap magluto eh. Hindi ka pwede magreklamo. It takes 2 to 3 hours pang luto sa kanila. Tapos bigla sabi mo ayaw ko. Baka hurt sila inside. So hindi ka pwede magreklamo. Pero hindi na hurt easily si mami. Pag sabi mo ayaw ko, gawa na paraan siya para gusto mo na ibang recipe. Pero still, kay Sarah hindi ka pwede mag-arty. Hindi niya nabigyan ng gusto mo pag hindi mo nang kain ng gusto niya. Mahal na kasi kita. Mahal na mahal kita. Try natin yung patola. Hindi naman talaga sobrang masarap yung patola. Try ako. Patola na lasang patola. Lupa. Na patola. Masarap pala galing sa kamay mo. Ito yung lasa na isla. Ayaw ko. Ang OA naman din. Diba? So kadiri. Ano yung ano, gulay? Luto mo ng konti. Gusto nyo kasi drug na drug. Dito, soft. Parang ano eh. Parang, ganun talaga. Parang sipon. Sipon talaga siya. Diba? Parang sipon, walang lasa pasok sa loob. Tapos yung parang sipon na eh. Medyo konting lasang lupa. Kaya nga pag kagat mo dito, takbo siya dito. Pag kagat mo dito, takbo siya dito. Parang sipon. Aloe vera na ganyan eh. Funny mo talaga ng food reaction. Masyadong real. Siyempre ayaw ko fake. Dry na yung miswa ko. Tapos na ako magluto. Maano pala yung miso? Malakas pala sa tubig yung miswa. Nagde-dry siya agad. Pero gusto ko yung ano, malasa yung sardinas. Ginawa ko siyang ulam. Ah, say ah! Airplane! Wee! Ano? Ba't parang yung napipilita ang anak? Ano sobra. Ba? Ano sobra. Ba? Sobrang iba lasa. It's like, di ba kita mo yung yogurt pag soft-soft hindi ko kain? Di ba? Understandable. Hindi ito para sa'yo. Okay lang. Ayaw mong patola talaga. Ayaw ko. Ayaw niya ng patola. I hate this talaga. Dati pag luto sila sa bahay, yes. Parang gusto ko takas. Ganyan na ganyan yung itsura niya pag kumakain kami. Sino ang mas clingy sa inyo? Ano yun? Clingy. Ano yun? Touchy, ganun. Sweet? Ako. Touchy. Pero dalawang klase clingy kasi. Pag sweetness, ako na yun, syempre. Sino iba? Behind the camera, mas clingy ako. No. Ako yung mas... Let me explain. Google mo muna ang clingy kasi. Mahag. Let me explain. I can explain. Magaling ka lang sa bola. I can explain. Mananalo ka sa bola sa akin, yes. Let me explain. Oh, sige. Pag behind ganyan, di ba? Hindi, ganyan. Example, we are sitting here. Gusto ko ganyan o gusto ko mag... touch na kahit san konti. Listen. No. Kanina tulog ka sa dito, di ba? Ako yung lagay na ulo ko ganyan. Nanonood ka, I'm hugging you. No. Listen. Para sa kanya, I'm a body pillow. Doon lang siya clingy. Hindi. Pag gabi lang. Bunny, dito ka. Diretso. Ganyan patong yung... Hindi talaga. Tingnan nyo guys, kapag ka sobrang body pillow na ako sa'yo. Can I explain? I cannot left turn, I cannot right turn. Meron oras na gusto ni Sarah. Alam niyo paano? Ganyan lang gabi. Hindi ko alam saan galing yung energy na yun. Pag sabi ko, Sarah, bigay mo tubig, hindi siya kikinig. Tapos siya na bigla. Ganyan lang. Ikot dun. Tapos... Bunny, hug. Huwag ka na ganyan. Hug me. Pag right siya, dun siya. Hug me.
Tapos pag left siya, dun. Ikot. Ganyan lang parang remote. Kayo maniniwala dahil naglalay siya. No, this is true. Mas clingy talaga ako. Mas clingy ako. Pag nanonood siya dito, ako na yung pumupunta dito. I am her body pillow. Hindi. Comfort pillow na ako. Kahit saan pwede ako adjust. Pag nagsasalamin ka doon, sino nagag sa'yo? Yun lang. Nag-comb ka, nag-blower ka, sino naging sa'yo? Yun lang. Pag galing siya sa CR, malamig, doon siya hug sa akin. Hindi. Pwede ako muna. Go. Kasi nag-react agad. Just body pillow. Can I talk? Oo. Ayan. So, kapag pupunta kami ng Batinda, di ba, 4 hours travel yun. Ayan. Tapos, driving si Bazit. Tapos, nasa harap din si Daddy. Magkatabi sila. Ako nasa likod. Pag ilang hours na, parang naboboard na ako. Yung lumalapit sa'yo. Sinong nakahag sa'yo? Ayun, tama. Oh. 4 hours tulog siya. Pag malapit na kami sa bahay, ganyan siya para bili kita burger. Hindi. Ayun. You're lying talaga. Hindi mo matanggap. Sige, ikaw na. Tanggap ko na. Ginaganyan kita, oh. Para gising ka din. Sige, tanggap ko na lang. Ano? Oh, pero gabi, I'm just a pillow. Hindi. I'm just a pillow. Hindi. Kasi I cannot even move my neck without your permission. Ganon na eh. Hindi. Pati yung neck ko, mag-control ka. Huwag ka ng style. Bulok mo dyan. Uuwi na ito. Ano uuwi? Pero sino mas clingy nga? Ikaw na. Sige na, ikaw na. Hindi yung totoo kasi. Hindi yung bola-bola na hindi mo matanggap. See, daytime ikaw clingy ay tanggap ko. Tanggap ko. Pero pag gabi, hindi yun category ng clingy. Hindi. That is just body pillow. Hindi. Bunny, pag... holding hands. Yes, ikaw na. Daytime. Daytime. Pag gabi. Gabi ako hawak yung kamay. Gabi ako hawak yung kamay. Pag gabi kasi. Ikaw hawak mo something else. Gusto ko talaga else. Yung dikit na dikit kami. Pag hindi hug, gusto ko naka holding hands kami. Ako yung may gusto nun. Oh, ako sige, yung hold ka. Kamay. Ako yun. Ikaw hawak yung ba? Ako, since una pa lang. Something ako else na yun. Yung hawak mo yun. Una pa something lang. Something else yun. Yung hawak mo yun. Sabi niya ito, bumisita kami na bagong lupa. Yung bili tayo para sa factory. Saan po ma'am maka-apply naman ako dyan sa factory niyo kapag matapos na? Ay, kuya, lugi ka na dito. Guys, mababa. Minimum sahod nila dito ay mababa. Mas mababa. Oh. Mataas yung sahod ng mga ano lang dito. Government. Hindi, meron din sa private. Business, mga IT din. Diba? IT, engineer, designer. Yeah. Ganyan, mataas yung sweldo. Pero pag factory worker ka, mababa talaga. Sobrang mababa. So if you are looking for worker type na job dito sa India, hindi yan suggestible. No. Better in Philippines talaga. Yes. Or other bansa like Canada, America, dun. Dito, if you have something like mga degree and ano tawag yun? Degree and experience na parang designer ka or some IT work ka, means professional degree ka. Doon mataas yung sweldo talaga and madami chances to have. Pero still, they prefer Indians talaga dito kasi language barrier. First of all, is language barrier. I feel busog na. Huh? I'm so satisfied. This time, bili ko na sarili plane dahil sa Jollibee spaghetti mo. Private plane na lang. So funny, You are funny kasi. Puno. Pag army officer ka sa India, anong prefer mo na babae? Ano prefer ko babae? Anong profession ng prefer mo? Army din. Para sabay-sabay. Ah, talaga? Oh, hindi ko gusto. See, in fairness, sabihin ko, madami army person na ako kita, even nila yung asawa nila sa bahay. Mm. Yun din setup na gusto ng grandparents ko. Gusto nila si mami nasa bahay, si daddy lang yung nasa army. Mm. Pero si daddy hindi niya tanggap. Sabi niya, pagkasala ko, dapat sabay siya sa akin. Oo. Oh, yun naman yung maganda, diba? Kay daddy. Yun. Baka dun yung mindset ko. Kasi si Jaswinder, lucky siya sa uncle. Mm-hmm. Diba? Mm. Tingin mo, kung malayo-malayo sila, wala sila masyado. Ano. Akin, hindi ko kaya ganyan na setup. Mm-hmm. Gusto ko sama-sama talaga. Okay. Kaya hindi na ako, sabi ko na sa iyo, wag ka ng job. Gusto ko ng free ka, kahit saan ako punta, doon ka na punta kasama. Yun yung, since starting, yun yung mindset ko. Gusto ko nang adjust sa ganito para kahit saan kami punta, sabay na. Yun yung set na mindset galing ko kay daddy. Kasi si daddy hindi niya give up. Away na noon time sa bahay. Galit na si grandparents noon time kay daddy. Pero hindi niya na give up. Pag promise niya na kay mami, dala niya siya kasama. Dala niya talaga kasama. Parang si daddy mo lang yung ganun. Na. Oh, yun na. Sa lahat ng magkapatid. Yun na. Yun yung mindset na
galing kay daddy, yun yung sinabi ko, that is thing I learned from daddy. Gets mo? Kasi otherwise, it's very common in India, even mo yung usawa mo, tas trabaho mo sa abroad, trabaho mo sa job, trabaho mo somewhere. It's very common. Yes. Diba? Pero para sa akin kasi, malaki ako under sa kanila, yun yung kita ko. So, ayoko na yun. Gusto ko ng ganito setup, katulad kay daddy. So, doon time, if pasok ako sa army, may more preferences na hanap ako ng babae sa army talaga. Okay. Same unit or something. Or otherwise, leave ko yung job ko. Okay. So, you are lucky. Mommy is so cute. Her vibes is always happy and love seeing her daddy on your vlog. Get well soon to daddy. Siningang mom? Ano? Shining mom. Shining mom. Ano ba? Siningang mom. Oh, it looks like it. Sing, ano? Shining mom. Siningang mom. Saan punta yung expertise ko? Bakit bobo ako sa English ngayon? Mommy is talaga cute and caring. Yes. She's the one na dahil sa kanya parang yung family namin ganyan. Alam niyo, hindi dapat kwento ito. Si daddy, sila daddy, diba? Apat sila kapatid. Tatlo lalaki, isang babae. Away-away sila. Kasi in India, it's like this. When you start earning, tapos yung ibang kapatid mo. Philippines din ganyan eh. Pag isang umangat na yung kapatid, isang hindi na, medyo start na yung conflicts, ba? Diba? Isang isip na, bakit ako hindi na umangat? Yung isang isip, umangat ako. Pero si mommy, all over the journey, hindi niya nang, tinuturo niya na yung dahil sa pera, dahil sa success, dahil sa ganito things, hindi niyo na even sa isa-isa. So, hindi gusto niya laging bati-bati lahat. Oh, yun na. Hindi na away or something. Right. Otherwise, kamigat. Yung blood namin is sobrang init dahil sa mami lang malamig yan. Yeah. Yung Indian blood is very mainit talaga. Hindi niyo alam our... Yeah. It's not like... Sabi ko na si mami na yung angel dito. Yes, if away kami, it goes for generations to generations. Alam mo, grandparents namin, dahil sa malit lang lupa, may away sila. Punta sila sa court. Pero away na away. Since mga 40 years, gastos nila more than mga 2 million pesos sa kaso. Pero hindi nila tanggap na talo. Pride. Yes, pride. Yun, running blood. Madami away. May matay din doon. Pero hindi nila baba. Hindi nila step back. That is parang pride sa kanila na kami na mataas talaga. So, si mami nang turo sa amin konti-konti. Observation. Turo niya kami paano mag-observe. Sabi niya, tingin niyo yung grandparents niyo. Nag-away-away sila. They lose 2 million. If they have 2 million, they can do this. And happiness and peace of mind. Ano ba gusto niyo? Away or peace of mind? So, konti-konti to adjust niya dito yung learnings niya. Kaya kami malamig and mabite. Tatay mo din. Medyo cool lang din. Ngayon lang cool siya. Dati, ano din? Dati, hindi mo alam kung sa akin ba turo mo cool siya. Ah, talaga? Alam, Sarah, you did not see hindi my condition. Talaga. Hindi ko naabutan. You cannot imagine that days on me. Buti naging mabait ka pa. Once, not once a week, 3 times a week, brutally beaten sa akin. Kasi pasaway ka naman talaga. Yun na. Then that's why na mabait ako ngayon eh. Hindi ako sisi dun. I am very happy that ginawa niya sa akin yun. Kailan tingin mo sa tingin siya? Mga pag-retire na siya sa army. Doon siya konti-konti cool siya. Pero when he was in army, oh my God. Ay, gusto niya perfect lahat eh. Kaya nga. Kita niya army, everyone is listening him. Kasi teacher din siya sa army. Turo siya sa lower rank, ano. Tapos pag uwi niya, doon lang kita niya, anak ko hindi nakikinig, tapos lahat nakikinig sa akin. Tani, sino ka? Ganyan siya. Alam mo, once nakapunta siya sa training for 3 days, nanakaw ko yung scooter niya, pupunta ako sa school. Walang license, walang anything, dala ko yung scooter niya. Hindi ko alam, pupunta siya for 3 days. First day punta ko, walang problem. Second day, hindi ko na tantya yung oras, ano oras kaya niya balik. Bago mag-ako balik siya na balik sa bahay, kita niya ng scooter niya wala sa bahay. Alam mo saan siya hawak sa akin? Dito, ganyan. Ganyan. Anong sabi ni mami? Mami, yak-yak lang. Wala. Iyak si mami. Oh. Sorry ah.
Kasi ako yung nakawak ng camera, pagod na akong...